Hi guys! So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng thumbnail. Importante kasi yung thumbnail kasi ito yung umaakit sa mga viewers para i-click nila yung video natin. Kasi ito yung unang makikita nila bago yung video or kumbaga yung photo. So need natin ang tatlong apps, which is the PixArt, PixieLab, and YouTube Studio. So, ready na tayong gumawa ng thumbnail. Puntahan lang natin yung PixArt. So, ayan. Dito natin i-edit yung ating sticker. Ay, mahina yung signal. So, piliin lang natin yung gagawin natin sticker. Yung picture na gagawin natin sticker. So, asan na yun? Saan na ba? Where is it? So, ayan. So, ito, nakapili na ako. So, click cut out and outline. I-outline na natin yung paligid ng image para ma-cut out. So, creating a sticker and restore natin yung ibang parts. Tulad kasi may ibang parts na hindi nasali sa outline. Ayan. So, may sticker na tayo and click arrow and save. Save to gallery. So, save na siya sa gallery. Punta naman tayo ngayon sa PixieLab. Let's adjust the... click lang yung tatlong dot and i-adjust natin yung image size 1280 and 720 yung height. And plus photos, piliin lang natin yung background na gagamitin natin. Saan ba dito? Maganda. Ito na lang. Floral na pink. Ayan. Drag lang natin siya hanggang ma-occupy yung space. Ayan. Ayan. So, drag lang natin hanggang wala ng space na matira. So, i-lock natin siya para hindi na siya gumalaw pa. Then, plus, gallery in. Piliin natin yung sticker na ginawa natin kanina sa PixArt. Ito yun, di ba? So, check. And then, drag lang natin siya kung saan natin siya gustong ilagay. Ayan, dito na lang. At ito sa center, parang hexagon ata to. Piliin lang natin yung stroke para sa paligid ng image. Mas prefer ko yung black. Pero yung iba, maraming gumagamit ng white. So, black lang yung gusto ko. And then, erase natin yung ibang parts ng image, ng sticker. Kasi, parang hindi siya ano. And then, shadow. Try natin yung white. Okay din. White na lang, sige. And then,
Inner shadow pala yun. Punta naman tayo ngayon sa font. Then, edit. New text. Lagay natin yung gusto nating text. Like that. Easy. And, size. Kung gaano natin siya gusto kalaki. Font. Napili lang tayo na gusto nating font. Ano ba talaga? Lagyan din natin siya ng color. Click lang natin yung color. Check. And then, change ko naman siya ng font. Ito na lang, arm wrestler. Okay. Lagyan natin siya ng stroke. Black lang para ma-emphasize pa yung text na nilagay natin. Easy. Next. Balik tayo sa edit and then type new text. Ways. Ano ba talaga? Easy ways. Ba't wala? Click natin yung sa ibabaw yung may dalawang square and then drag lang natin sa ibabaw para, ayan, nakita na yung ways how. Sa dot tayo magdadrag. So, lagyan natin ng color. And stroke, katulad nung ginawa natin sa easy. So, parang mas better na easy ways. So, transfer ko lang siya. Dito is how to edit. Yan na lang. Parang mali. Mali talaga. How to edit na lang. Easy ways how to edit. Mag-new text naman tayo. Your thumbnail. Yan na lang. Easy ways how to edit your thumbnail. Lagyan natin siya ng color. Sa purple. And then, stroke. A font muna tayo. Stroke. Sana ba yung stroke? Ito. Yes. Adjust natin yung size niya. Size, where are you? Yan. Medyo malaki pa. Yan. Drag lang natin kung saan natin siya gustong ilagay. Mas better siya sa center. Then, plus. Click natin yung plus, ha? And then, photos. Mag-a-add pa kasi ako ng ibang kasi parang dry yung thumbnail, So, yan. Wala kasi akong sticker.
sino na lang, crop ko na lang siya. Yan. Ay, ang hirap pag walang mouse eh. So, cellphone lang kasi ito. And, di ko siya nakikita. Sobrang liit nung, ano, photo. Then, you text. Lagay natin yung channel name natin. Diyan natin na siya, siya ng font. And, yan na lang. And then, color. So, green na lang yung pipiliin ko. Yan, color green. And then, stroke. Black. Shadow, inner shadow, then 3D reflection shadow. On lang natin yung reflection. Ay, wag na lang kasi parang ano. Try natin yung your thumbnail. Ayan, parang bagay. And then dito, try din natin yung reflection dito. Enable lang natin. Dito. Yan. So, mas better siya tignan. So, ayan. Lagyan natin siya ng 3D shadow lahat. Yan. Enable lang natin. Yan. So, ayan. Tama na siguro ito. And, click lang natin yung save sa ibabaw. Para ma-save siya sa ating gallery. Sa ibabaw, save as image, save to gallery. So, punta na tayo ngayon sa ating YouTube studio. Medyo mahina kasi yung signal eh. Dashboard, then videos. Click natin yung video na lalagyan natin ng thumbnail. Yan, yung first. Diba walang thumbnail na nakalagay? Then, click natin yung pencil sa ibabaw. May na kasi yung signal eh. And then, click yung pencil. Yan. Click lang natin ulit yung pencil. So, custom thumbnail. Yun na tayo, no? So, yung ginawa natin thumbnail kanina, yan ang yung piliin natin. Yan, and then save. So, napakadali lang talaga mag-edit ng thumbnail and paano ito ilagay sa ating video sa YouTube. So, ayan, may thumbnail na tayo. So, diba? Punta tayo ngayon sa ating YouTube. Titignan natin kung nag-reflect na ba yung thumbnail na ginawa. Diba? Napakadali lang maglagay ng thumbnail at mag-edit. So, sana ay may natutunan kayo sa video na to at salamat sa panonood and please subscribe. Thank you!